Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita? WB Mulecho, ang time mula dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa PHTV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, US Navy, China, USS Stockdale, kinumporta ang Chinese frigate na Heng Shui sa West Philippine Sea. At yung play na natin, wala naman na ito. Iniulat na isang source na kinumpronta o mano ng US Navy ang isang frigate ng China sa West Philippine Sea noong nakarang araw dahil pinilit o mano ng People's Liberation Army Navy na lumapit sa isang bahura na pagmamay-ari ng Pilipinas sa nasabing karagatan. Sinabi sa report na hinarang at kinumpronta ng USS Stockdale, isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer ng US Navy, ang isang Chinese frigate na Heng Shui sa West Philippine Sea dahil wala umano itong karapatan na pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Diyan nga mga kabalita natin na talagang dito nga yung US talagang pinaninindigan nila syempre yung ating atila nga ba pagprotekta at talagang yung pinapatupad na batas dito nga no, sa karagatan. At ito ngayon nagiging tugon sa mga checkwang to sa China nga. Yung nga talagang pagharang at talagang ipagpapalayas no, sa mga checkwang to sa China na pumapasok nga no, sa loob nga ng ating teritoryo. At ito nga ang pinapamuka sa mga checkwang to sa China, yung mga ginagawa rin nila dyan nga sa karagatan, yung ginagawa sa atin ay pinapamuka ngayon pabalik ng US sa kanila itong mga checkwang to, itong China na walang palag o walang magawa nga sa ginagawang hakbang ngayon ng US na kung saan itila nga ba sinasampal yung na kung saan itila nga ba sinasampiga yung mga pagmumuka ng mga checkwang to ng China na nga tila nga ba lakas din sa lakas no, mga kabalita natin. At yun, tuloy pa natin. Sinabi ng US Navy na hindi umano pumalag ang nasabing Chinese frigate at voluntaryo umano itong umalis sa West Philippine Sea. Iginit naman ng US Navy na pinoprotektahan lang nito ang karapatan ng Pilipinas laban sa anumang ilegal na panghihimasok ng ibang bansa sa loob ng teritoryo nito. Dineploy ng US Navy ang USS Stockdale sa West Philippine Sea matapos ang ginawang paulit-ulit na panghaharas at pang-aapi ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. At ito na nga yung nagiging tugon ngayon ng US dito sa mga checkwang to sa China nga. Yung tila nga ba pagdideploy na rin ng kanilang mga barko upang tumugon sa hakbang na talagang hindi na tama dyan nga no, sa West Philippine Sea. Na isa nga malaking paghamon na rin ito sa mga checkwang to sa China. Kung nga patuloy nilang gagawin na talagang igigiit yung gusto nila dyan nga no, sa sarili nating karagatan, patuloy din namang gagawin ng US yung nga kanilang nararapat gawin sa mga barko ng mga checkwang to ng China na patuloy lang kukomportahin na talagang sisipain at paaalisin nga ang mga checkwang to na talagang super kapal, kagunggungan o kagrapal no, dito nga no, sa West Philippine Sea na, na mangubkob at manguha nga ng mga teritoryo. At ito na yung responde ng US na kung saan itila nga ba talagang hinaharap itong mga checkwang to, itong China. At wala nga nga magawa ngayon itong mga dipungal na dipunggol na mga checkwang to. At ito yung nagiging hakbang at tugon ngayon ng US yung talagang palayasin at paalisin ang mga checkwang to. At yun, tuloy pa natin. Iniulat ito matapos inatasan ni National Task Force on the West Philippine Sea Chairman Eduardo Anyo ang PCG na magsagawa ng maritime patrol para hamunin at idokumento ang illegal na presensya ng mahigit sa 100 Chinese maritime militia sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea. Sinabi ng PCG na naglabas ng direktiba si Anyo matapos nitong mamonitor ang mahigit sa 100 barko ng Chinese Maritime Militia na umaaligid sa Julian Felipe Reef at nangangamba umano sila na posible pa itong dumami sa susunod na araw.
Dineploy ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan ang BRP Sindangan at BRP Cabra para magpatrolya malapit sa Julian Felipe Reef at sinabi na hindi umano pinansin ng Chinese Maritime Militia ang mga radio challenge ng PCG na ngayon ay kasalukuyan nakakalat sa nasabing bahura. Matatagpuan ang Julian Felipe Reef, 175 nautical miles sa kanlurang bahagi ng Bataraza, Palawan at itinuturing ang lugar bilang isang low tide elevation na sakop ng Kalayaan Island Group kabilang ang Chigo Reef na kung saan ang Pilipinas ay may soberanya. Dito nga mga kabalita natin, no, marami pa tayo talagang iteritoryo na nais ng kubkubin ng mga Chekwang to ng China nga. Na nararapat lamang syempre na maprotektahan at talagang matugunan ng sapat na pagbabantay. Kaya itong US talagang malaking bahagi at malaking tulong sa ating bansa, no, na kung saan mas lalo pa nating napapalawig at napapalakas yung talagang claim natin dito nga, no, sa ating mga teritoryo na talagang inais ang kinin at tila nga ba minamatsyagan pa ng mga Chekwang to o ng China nga, dahil mga walang hiya nga ito sa karagatan na patuloy nagnanais o makakuha nga ng mga teritoryo na kanilang masasamsam o tila nga ba mapagkukunan syempre ng mga likas na yaman nga, na kung saan ito yung kanila talagang punteriya na magkaroon sila ng maraming mapagkukunan, no, lalong-lalo na syempre ng pagkain dyan nga, no, sa West Philippine Sea. At ito nga ang tila nga ba ngayon na talagang ibantay sarado ng ating bansa na kung saan talagang inararapat lamang na mag-deploy at magtayo na syempre ng mga base, no, sa mga tila nga ba nais kubkubin at kunin nga ng mga Chekwang to ng mga walang hiya dyan, no, sa karagatan. At yun, tuloy ba natin? Sinabi naman ng PCG na mananatili silang committed sa pag-safeguard ng maritime security, safety at marine environment ng bansa. At kasama na dito ang pagprotekta din sa ating territorial integrity, sovereignty, sovereign rights at jurisdiction sa West Philippine Sea alinsunod sa international na batas. Binigyang din ni Admiral Gavan na mga Coast Guard vessel ay patuloy na magpapatrolya sa West Philippine Sea sa pakikipagtulungan sa NTF West Philippine Sea. Binanggit din niya ang kanilang walang humpay na paninindigan na gampanan ang kanilang pangunahing tungkulin bilang tagapagtanggol ng batas. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na nagpatupad umano ng curfew ang Chinese government sa ilang mga syudad sa China dahil sa banta ng Kodita, at sinabi na nag-deploy na rin umano ng mga sundalo at tangke ang Chinese military. Sinabi sa report na nagpakalat umano ng mahigit sa 100,000 sundalo ang Chinese military sa 10 syudad sa China, at ayon sa ilang analista na dahil ito sa ginawang pagbabanta ng isang dating Chinese general na sa pilitan umanong pinatalsik ni President Xi Jinping. Nangako umano ang dating Minister of National Defense ng China na si General Li Xiangfu na hindi siya mananahimik, at sinabi na babaguhin niya ang kasalukuyang pamunuan ng Chinese Communist Party. Tumanggi namang magbigay ng kumpletong detalye ang Chinese government at sinabi lamang sa kanilang pahayag na pinapalakas lang nito ang seguridad sa ilang syudad sa China dahil sa banta umano ng terorismo. Iniulat ito matapos nagpahayag ng suporta ang bansang France at South Korea sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno ng Pilipinas tungkol sa pagpapalakas ng maritime defense ng Armed Forces of the Philippines sa gitna ng mga ginagawang agresibong aksyon ng China. Inanunsyo ng French Embassy noong manakarang araw ang posibilidad ng pagbuo ng isang defense pact na kahalintulad ng Visiting Forces Agreement o VFA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos.
Sinabi ni Ambassador Marie Fontanelle ng French Embassy sa Pilipinas na isang napakahalagang aspeto ay ang posibilidad para sa pagbubukas ng isang talakayan tungkol sa Visiting Forces Agreement na sigurado umanong magpapalakas sa estratehikong ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang VFA ay isang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na naglalayong suportahan ang Mutual Defense Treaty na kung saan obligado ang Washington na protektahan ang Pilipinas kung sakaling magkakaroon ng anumang pag-atake sa mga naval at air assets ng bansa. Nauna nang inanunsyo na ang Pilipinas at Japan ay pinaplansya na isang magkahalintulad na kasunduan na tinawag na Reciprocal Access Agreement na kung saan ito ay magbibigay daan para sa pagbisita ng mga naval at air assets ng Tokyo sa Pilipinas ng mas madalas. Nagpahayag din ang France ng kahandaang lumahok sa mga Joint Maritime Patrol Operation sa karagatan ng Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea. Sa katunayan, nilagdaan ng dalawang bansa isang letter of intent para sa isang bilateral defense cooperation. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga, yung nga talagang pagharang ng US Navy dito nga no sa tila nga ba sasakyan ng mga Chekwang to ng China nga mga kabalita natin na kung saan talagang dito pinaalis at talagang tuluyang nga pinalayo itong Chinese frigate na itong Heng Shui nga mga kabalita natin na talagang dito daw umano nang hihimasok o pumapasok sa teritoryo nga ng Pilipinas at talagang walang keme nga pinalayas ito ng US at talagang hindi umubra o tila nga ba natigilan itong mga Chekwang to, itong China sa ginawang hakbang ng US at pinapakita lamang ng US na talagang handa silang salubungin, no? Handa rin gawin yung mga ginagawa nila dyan, no? Sa West Philippine Sea na talagang seryoso na talagang tulungan at tugunan yung nagiging hakbang ng mga Chekwang to ng China na kung saan yung patuloy na pagpapanatili syempre ng kapayapaan at katahimikan nga dyan sa karagatan ay tila nga ba ngayon ginagawa ng US na kung saan itong China ay talagang pinapalayas no sa nasasakupan ng Pilipinas dahil nga sa talagang pagtulong at tugon nga at dahil nga sa pagtulong at tugon nga nito no sa tila nga ba patuloy na ginagawa nga dyan sa West Philippines ng mga Chekwang to ng China na pambubuli at pangharas. No, kung saan yung mga umaabot sa punto na napagbubuga at talagang pagbangga nga sa mga barko nga ng Pilipinas. Kaya ito yung tugon no, sa mga pang-aapi ng mga Chekwang to ng China nga. Yung talagang pagharang ng US sa kanilang barko at talagang hindi ito pinapaubra o hindi ito pinapalagpas ng US nga. At ito nga tila nga ba nagiging restback o responde na ngayon dito nga no, sa West Philippine Sea. At dito pa nga mga kabalita natin yung talagang mga dating opisyal no ng tila nga ba hukbo o kasundaluhan ni Xi Jinping ang tila nga ba ngayon na nagiging kalaban o talagang kumakalaban sa kanya na kung saan inaayos siya nga paalisin o patalisikin nga dahil nga sa tila nga ba hindi gusto yung kanyang pamamalakad o talagang tila nga ba ayaw no sa mga hakbang o galaw nga na kanilang presidente nga mga kabalita natin. At dito pa nga yung patuloy nga syempre na pagdami ng mga sumusuporta sa ating bansa nga laban nga sa mga Chekwang to o dito nga sa China sa ginagawa nilang maling hakbang dyan nga no, sa karagatan na talagang yung pagbibigay ng tugon na tulong at hakbang upang labanan itong mga Chekwang to itong China buong kusang loob na binibigay syempre ng iba't ibang bansa na sumusuporta sa atin kabilang na yung mga kaalyado natin na talagang handa tayong protektahan at syempre handang ibigay ang todong suporta para nga sa Pilipinas.
At yung iba pang mga patungkol, mga pahayag at balita dyan. At kayo na lang bahala magkomento sa iba ba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa PHTV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.